Kamusta mga kabatang 90s kahenerasyon at sa mga Generation X? Welcome po sa aking munting channel at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bago po tayo magsimula ay gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga taong bumoto sa ating poll. So pinagpilian po natin dito kung ano ang una nating tatalakayin. At yung pinagpilian po ay 5-man, Turbo Ranger, at saka Jetman. At ang nakakuha pong pinakamaraming boto, ito po ay walang iba kundi ang Chico Sentai 5-man. So mga kahenerasyon, mga kabatang 90s, hindi ko na po patatagalin. Simulan na po natin ang pagtalakay sa storyline, sa plot at sa ending ng Chico Sentai 5-man. So tulad po ng mga naunang vlog po natin, bago po tayo dumako sa pinaka-ending ng story na to, ay kailangan po muna natin pag-usapan ang storyline, ang plot, at saka yung mga episodes kung saan po nagkaroon ng setup sa ending po ng series na to. Simulan po natin sa episode 1. Magsisimula ang kwento ng 5-man sa mga planeta sa galaxy. Madaming nabubuhay na planeta, ngunit merong isang kaganapan na bigla-bigla na lang nasisira ang mga planetang ito. At dito natin makikilala ang isang pamilya na galing sa planetang Earth. At ang adhikain ng pamilyang ito ay buhayin o i-revive ang mga planetang nasira. Ito ang pamilyang Hoshikawa. Gamitin natin ang Tagalog version name nila. Si Dr. Hoshikawa ang tatay, si Midori Hoshikawa ang nanay. At ang mga anak nilang si William, Ben, Julio, Rita at Jessica. Isa sa mga proyekto ng pamilya Hoshikawa ay magtanim ng mga Sudan Flowers sa mga planetang nawalan ng buhay. At dito natin makikilala si Iya at saka si Toya, ang mga nilalang na nakatira sa planetang ito. Sa pagkakataong ito ay nagtagumpay ang pamilyang Hoshikawa. Tumubo ang mga Sudan Flower at inabot ito ng 8 taon bago nila napagtagumpayan ang proyektong ito. Sinabi ni Dr. Hoshikawa kay Iya at kay Toya na pwede na nilang ipagpatuloy ang paninirahan sa kanilang nasirang planeta. Dahil tagumpay ang kanilang pagtatanim ng Sudan Flower at maaari na ding tumubo ang mga ibang prutas at gulay sa planetang ito. Habang nagkaroon ng family picture ang buong pamilya sa harap ng taniman ng Sudan Flower, ay dito na din lumusob ang sundalo ng Zone Empire na pinamumunuan ni Galactic Empress Meadow. Dito nila sinira ang taniman ng Sudan Flower at dito na din nasawi si Toya at si Iya. Ang pinaghihirapan ng pamilyang Hoshikawa para buhayin ang planetang ito ay bigla na lang nawala ng saysay. Ang pinakamisyon ng Zone Empire ay wasakin ang lahat ng planetang may buhay. So mga kabatang 90s at sa aking mga kahenerasyon, sila po ang Zone Empire na pinamumunuan ni Galactic Empress Meadow. Sa mga susunod po na episode ng Sentai series na 5-man, dito po natin malalaman kung bakit ba talaga ginagawa ng Zone Empire ang pagwasak sa mga planeta. Dahil sobrang galit ang Zone Empire sa pamilyang Hoshikawa, dahil sa ginagawa nilang pagbuhay sa mga planetang kanilang sinisira, ay nagdesisyon sila na tapusin ang buong pamilyang Hoshikawa. Ngunit nung palusob na si Garowa ay dito na siya binaril sa mukha ni William. At dito na mas lalong nagalit ang Zone Empire. Nakatakbo lang ang pamilyang Hoshikawa papalayo sa Zone Empire dahil nakagawa ng paraan si Arthur. Dahil sa mahuhuli na silang lahat ng Zone Empire, dito na nagdesisyon ang tatay nila na utusan si Arthur na itakas ang mga bata gamit ang magma base at iwanan sila mag-asawa. At dito po sa sitwasyon po na to ay mukhang mapapahamak na po talaga ang mag-asawa. Nakatakas ang 5 bata kasama si Arthur papuntang planetang Earth gamit ang magma base at iniwan nila ang kanilang mga magulang habang inaatake sila ng Zone Empire. Moving forward sa planetang Earth, after 20 years, naging elementary teacher, lahat sila magkakapatid. Si William bilang 5-bred ay naging science teacher at ang isa sa pinaka-project niya sa eskwelahan ay patubuin ang mga Sudan Flowers
kasama ang kanyang mga estudyante. Ngunit nung mismong oras kung kailan tumubo ang mga Sudan flowers sa Earth, ay dito na din dumating ang Zone Empire. At alam naman po natin kung ano ba ang pakay ng Zone Empire sa planetang Earth. Ang misyon ng Zone Empire ay kuhain o wasakin ang buhay ng planetang ito tulad ng ginawa nila sa mga ibang planetang sinakop nila. Ngunit sa pagkakataon na to ay dito po nakapaghanda ang makakapatid na Hoshikawa. Dahil alam ng mga makakapatid na to na balang araw ay darating ang Zone Empire para sakupin ang planetang Earth. Kaya dito po nabuo ang Chikyu Sentai 5-man. Dito na pinakita ang pinaka-leader ng Zone Empire na si Empress Meadow. At dito niya nabanggit na meron na silang 999 na planetang sinira. At ang Earth ang magiging pang-1,000. Kaya hindi sila pwedeng mabigo dito. At nagsimula na ang pag-atake ng Zone Empire sa planetang Earth. At winasak nila ang eskwelahan kung saan nagtuturo ang mga magkakapatid. At dito na din lumabas ang 5-man upang pigilan ang Zone Empire. Nagpakilala si William kung sino sila. At para mas maalaala ni Garowa ay binanggit ni William na ang peklat sa mukha ni Garowa ay siya ang may gawa. At dito na siya naalala ni Garowa. At dito na din magsisimula ang series ng 5-man. Bago tayo pumunta sa pinaka-ending ng istorya ay kailangan natin talakayin ang episode 19 at episode 20. Sa episode na to ay dumako tayo sa planet Syra at balikan natin ang isang batang dambuhala na si Syra Gin. Si Syra Gin po ay unang nagpakita sa episode 7. Sa episode na to ay dito siya binayaran ni Dong Goros para mag-cutting classes dahil sa bagsak ito sa exam niya sa math. Ngunit nung hahabulin na siya ng isang Gorlin para mag-fusion sila ay tumanggi ito at tumakbo ito at tinulungan siya ng 5 Robo. At sa huli ay naging magkaibigan ang 5-man at si Syra Gin. So kaya balik po tayo sa planetang Syra. Sa planetang Syra ay may isang misteryosong robot ang dumating. At nakita ito ni Syra Gin. At napagkamalan niya na ito ang 5 Robo. Ang piloto ng misteryosong robot na to ay si Gunter. Mamaya po sa ending po ng 5-man ay makikilala natin kung sino si Gunter. Si Gunter po ay magkakaroon ng isang malaking papel sa pinaka-ending ng series po na to. Isa lang naman na pinaka-adhika ay ni Gunter, ang maging pinakamalakas sa buong galaxy. Nung pumunta siya sa planetang Syra ay dito niya nakalaban si Syra Gin. Gulpi sarado po si Syra Gin sa misteryosong robot. At dito sinabi ni Syra Gin kay Gunter na ang pinakamalakas na robot sa buong galaxy ay ang 5 robot na matatagpuan sa planetang Earth at hindi siya uubra dito. Na nalaman ito ni Gunter ay dali-dali itong pumunta sa planet Earth para harapin ang 5 robot. At di nagtagal ay dumating din si Gunter sa planet Earth. Nung nakita ng 5-man ang misteryosong robot na to ay dito nalaman ni Arthur na ang robot na dala ni Gunter ay katulad na katulad ng teknolohiya ng 5 robot na ginawa ni Dr. Hoshikawa. At may pagkakataon na ang disk na dala ni 5-Red ay may access din pala para mabuksan ang robot na dala ni Gunter. Dito naisip ng 5-man at ni Arthur na ang robot na dala ni Gunter ay gawa ng kanilang magulang. Ngunit ayaw umamin ni Gunter at nakapagsabwatan pa to sa Zone Empire para talunin ang mga 5-man. Ngunit nung nalaman ni Gunter na 20 years na palang hindi nakikita ang mga 5-man at ang kanilang mga magulang dahil pinatay sila ng Zone Empire sa planetang Shidon, ay dito na pagdesisyonan ni Gunter na sabihin ang totoo kay 5-Red kung saan galing ang dala niyang robot. Ngunit nung sasabihin na ni Gunter ang lahat ay biglang nagkaroon ng paglalaban sa pagitan ng 5-man at ni Garowa. At may pagkakataon na tatamaan na sana ng beam si William ay sinalo ito ni Gunter. Nang dahil sa beam na tumama kay Gunter ay naging bato ito at hindi na tuluyang nasabi ang mga dapat niyang sabihin. At sa episode po na to, dito na po nalaman na ang robot na dala ni Gunter ay gawa talaga ng kanilang magulang dahil sa voice record na nasa control room nito. At ang robot na dala ni Gunter, ito ay tinawag nilang Star Carrier. At ito ay pwedeng i-combine sa 5 robot para mas maging malakas at makapangyarihan nito. At ito ang tinatawag nilang Super 5 Robot. At natapos po ang episode 19 at episode 20 na hindi pa rin alam ng mga 5-man kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang mga magulang. Dahil nga po, naging bato si Gunter.
So mga kahenerasyon at mga kabatang 90s, ayan lang po ang mga backstory ng 5-man series. At lahat po ng nabanggit ko po na yan ay may kinalaman po sa magiging ending po ng 5-man. Kaya po dito na po natin simulan ang pagtalakay sa pinaka-ending ng series na to. Sa episode 44, kung maaalala nyo po, ang eskwelahan na nasira nung episode 1 ay muling itinayo. At excited ang mga estudyante, pati na din ang 5 magkakapatid na 5-man para magturo muli. At may sorpresa ang mga estudyante ni William sa kanya. Ito ay ang Shidon Flower na pinaghirapan na itanim ng mga estudyante niya. Samantala, punta tayo sa base ng kalaban. Nakadiskubre si Garowa ng isang pinagmumula ng malakas na enerhiya na pwede itong magamit para matalo ang mga 5-man. At galing ito mismo sa loob ng kanilang spaceship na Vulgairi. Dahil sa nadiskubre na ito ni Garowa, ay nakagawa siya ng gorli na sobrang lakas at iniharap niya ito sa 5-man. At dito nasira at natalo ang 5 robot. At dahil sa pangyayari na to ay natuwa ang kanilang leader na si Empress Meadow. Ngunit ang isang kapitan ng Ember Zone na si Chevalier ay hindi natutuwa. At sinabi niya na kahit wala na ang 5 robot ay nandyan pa din ang 5-man. Kaya hindi pa tapos ang laban. Sa pagkakataon na to ay nunahan ni Chevalier si Garowa sa nadiskubring pinagmula ng enerhiya para magtayo ng isang teknolohiya para matalo na ang mga 5-man. Dito niya nilikha ang Galactic Monster na may kakayahang gawing sundalo ang mga bato o tinawag nilang Rockman. At dito natalo ang 5-man. Naging bato si 5 Blue, 5 Black, 5 Yellow at 5 Pink. At naiwan na lang ay si 5 Red. Dahil medyo nahihirapan na talunin ng mga Rockman si 5 Red, ay dito na tumulong si Chevalier. Dahil sa atake ni Chevalier ay nanumbalik si 5 Red bilang si William. Wala nang kalaban-laban ito sa mga Rockman at tinutulak na ito sa isang bato para maging parte din ng bato tulad na nangyari sa kanyang mga kapatid. Nang malapit na itong makulong sa bato ay biglang dumating si Gunter para iligtas siya. At dito na din sinabi ni Gunter na kaya siya bumalik sa planetang Earth ay para sabihin na buhay ang mga magulang nila. Ngunit hindi na pagpatuloy ni Gunter ang pagsasalita dahil nandyan ang mga Rockman at si Chevalier. Dahil sa walang pakialam si Chevalier kay Gunter ay tumakas ang mga ito dala si William at iniwan si Gunter. Ngunit talagang disidido si Gunter na sabihin kay William ang lahat at ang totoo kaya hinabol niya ito. Dito hinarap ni Chevalier si William sa harap ng kanilang leader na si Empress Meadow at naisip ni Chevalier na mas maganda na makita na Empress Meadow ang katapusan ng mga 5-man. Ikukulong nila si William sa bato sa harap ng kanilang leader. Pero bago pa mangyari ito ay paparating na si Gunter para sagipin si William. Ngunit nung pipigilan na ni Gunter ang mga Rockman para ikulong si William sa bato ay naharang ito ng mga foot soldiers at tuluyan nang nakulong si William sa loob ng bato. Dito nagalit si Gunter at pinilit na itinakbo ang batong pinagkulungan ni William. Hinabol ito ng mga tauhan ni Empress Meadow hanggang mapunta sila sa isang silid at sinubukang hatiin ni Gunter ang bato nang biglang may pumulupot sa kanya. At dito na siya natunton ni Chevalier. Dahil sa pagkakataon na to at talagang desperado na si Gunter ay sinipa niya ang bato ng malakas at bahala na kung saan ito mapunta. Sa hindi naasahang pagkakataon ay napunta ang batong pinagkulungan ni William sa isang silid. Dito natunaw ang Rockman na umahabol sa batong pinagkulungan ni William. At pati na din ang batong pinagkulungan ni William ay natunaw din. At dito na nakalaya si William sa pagkakakulong niya sa bato. Dito nalaman ni Five Red na nasa loob pala siya ng tiyan ng isang halimaw. At dito ay may nadiskubre siyang importanteng bagay na tungkol sa spaceship na Vulgairi. At sa pagkakataon na to ay muling naghaharap ang Galactic Monster, Rockman, laban kay Five Red. At dito natalo ni Five Red ang Galactic Monster sa pamamagitan ng 5 Tector. Kasabay ng pagkamatay ng Galactic Monster ay dito na din nakalaya ang 4 na magkakapatid sa bato. Samantala, pagkatapos talunin ni Five Red ang Galactic Monster ay dito na sila nagharap ni Chevalier. At dumating na din ang ibang sundalo ni Empress Meadow
Ngunit bago pa sila maglaban ay dito pinakita ni Fibred ang kanyang nadiskubre. Hinagis niya ang kanyang espada sa pader at dito ay may lumabas na ugat sa loob ng spaceship nila. Isang living creature o galactic monster ang kanilang spaceship. Dito nalaman ng lahat ng spaceship na Bulgaria ay isang galactic beast at ginamit lang silang lahat. So sa pagkakataon na to, dito nalaman ng lahat ng spaceship na Bulgaria ay isang galactic beast at matagal na palang niloloko ang lahat ng mga sundalo ng Zone Empire. At ang pinakamitiin ni Bulgaria ay sakupin ang lahat ng mga buhay na planeta at ang enerhiya na makukuha nito sa buhay na planeta ay mapupunta sa kanya. At pag nakasakop ng 1,000 planeta si Bulgaria, ay dito siya magiging immortal at magiging Diyos. So ito po ang pinakamisyon ni Bulgaria, ang sumakop ng 1,000 planeta para maging immortal siya, na hindi alam ng mga sundalo ng Zone Empire. Ang lahat ng to ay hindi pa malalaman ng mga sundalo ng Zone Empire kung hindi pa to na-discover ni Fibred. Dahil sa nalaman na ng lahat ng sekreto ng super galactic beast na si Bulgaria, ay dito na ito nagdesisyon na lumusob sa planetang Earth na mag-isa para tuluyang wasakin ang mundo at maging immortal ito. Napadaan ito sa eskwelahan kung saan nagtuturo ang makakapatid at sa hindi inaasahang pangyayari ay bumagsak ito nang dahil sa Shidun Flowers. Dahil sa bumagsak ito sa lupa ay nagkaroon ito ng error at dito na nalaman ng lahat na si Empress Meadow pala ay isang hologram lang. Dahil sa pangyayaring ito, dito nila napagtanto na ang totoong leader pala ng Zone Empire ay hindi si Empress Meadow, kundi si Bulgaria. Dahil sa panlulokong ginawa sa kanila, ay hindi matanggap ni Doldora na nilinlang lang siya ng galactic beast na si Bulgaria. Kaya dito ay parang nasisiraan siya ng bait. Nang dahil sa pangyayaring ito na parang nasisiraan na ng bait si Doldora, dito nagdesisyon si Bulgaria na gawing galactic beast si Doldora. At ang misyon nito ay sirain ang lahat ng Shidun Flowers sa mundo. Pumunta si Doldora sa eskwelahan kung saan nakatanim ang mga Shidun Flowers at dito ginawang vampire ni Doldora ang mga Shidun Flowers at hinigop nito ang dugo ng 4 na 5 man. Nasira ang mga Shidun Flowers. Ngunit may isang matapang na estudyante na si Tatsuya ay nakuhang itakas ang isang Shidun Flowers. At dahil tumakbo si Tatsuya dala-dala ang nag-iisang Shidun Flowers ay hinabol ito ni Doldora. At dito na na-corner si Tatsuya sa tabi ng puno. At nung tatapusin na ni Doldora ang bata ay biglang dumating si William para iligtas ito pati ang Shidun Flower. Ngunit nahuli ni Doldora si William at itinali ito sa puno. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Billion para tapusin si William at aktong tutusukin na to ng kanyang espada nang biglang sinalo ni Gunter ang espada ni Billion at tinamaan ito sa tiyan. Kahit nakatusok ang espada ni Billion kay Gunter ay nagawa pa nitong suntukin si Billion at nagawa niya pa ng paraan para iligtas si William at dito na nahulog sa tabi ng ilog si Gunter. At sa kaganapang ito ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Gunter para sabihin kay William at sa mga magkakapatid ang tungkol sa kanilang mga magulang bago pa ito mamatay. Sinabi ni Gunter kung saan ang lokasyon ng kanilang magulang at inamin ni Gunter na tinulungan siya na mag-asawang Hoshikawa nung muntik na itong mamatay. At noong nagkaroon nito ng malay ay nakita niya ang isang robot na talagang humanga ito sa robot na to. Dito naisip ni Gunter na kung makukuha niya ang robot na to ay malaki ang posibilidad na magkakatotoo ang pangarap niyang maging pinakamalakas sa buong galaxy. Kaya ninakaw niya ito. Habang naghihingalo si Gunter ay humingi ng tawad ito sa mga magkakapatid dahil sa pagnanakaw na ginawa niya sa kanilang mga magulang at agad naman ito na pinatawad ni William at nagpasalamat pa nga ito kay Gunter. Dahil sa ilang beses na niyang niligtas ang kanyang buhay. Dito na nagkaroon ng battle scene at dito na nasawi si Billion. Tinapos siya ni Fibred sa pamamagitan ng espada at dumating si Arthur. Dala-dala ang 5 robot dahil tapos niya na itong ayusin. At dito na din nasawi si Doldora laban sa 5 robot. Moving forward tayo mga kabatang 90s at mga kahenerasyon, sinubukan ng mga kapatid na kontakin ang kanilang mga magulang.
ayon ito sa lokasyon na binigay sa kanila ni Gunter. At sa unang pagkakataon after 20 years, nakausap ng magkakapatid ang mag-asawang Hoshikawa na kanilang mga magulang na inaakala nila na matagal nang patay. Ngunit nung sasabihin na ng kanilang mga magulang kung paano matatalo si Vulgari, ay dito na umatake ang Zone Empire sa pamumuno ni Chevalier at saka ni Garowa. Samantala, lalong lumalakas si Vulgari dahil inihigop na nito ang enerhiya ng mundo. At dito na din sa pagkakataon na to, nagkaroon ng battle scene laban sa Five Man at sa Zone Empire. Unang tinalo ng mga Five Man ang mga Peking Gingaman. Pinutol ni Firebrand ang isang sungay ni Garowa. Dahil dito ay tinawag ni Chevalier ang Black Gorlin. Sa pagkakataon po na to ay hindi nakapunta si Firebrand para imaneho ang Five Robot dahil hinila ito ni Chevalier para maglaban sila. Dito sabay na naglaban ang Five Robot at Black Gorlin. At sa kabila naman ay si Firebrand at Chevalier. Natalo ang Black Gorlin at dito din napaslang ni Firebrand si Chevalier. At dahil sa nasawi si Chevalier, ay dito hinigop ni Vulgari ang enerhiya nito. At dahil sa enerhiya dadala ni Chevalier, dito na lumabas ang totoong anyo ni Vulgari. Isa itong sobrang makapangyarihan at sobrang laking galactic beast. At sinimulan na nitong wasakin ang buong mundo. Madaming building ang nasira at madaming tao ang nasawi. Samantala ay pinipilit pa din na mag-asawang Hoshikawa ang pagkontak sa mga anak nila para sabihin kung paano matatalo si Vulgari. Habang winawasak ni Vulgari ang buong mundo at nagkakagulo na, dito na rin tumakas ang pamilya ni Tatsuya. Ngunit bago pa sila tumakas ay bumalik ito sa kanilang bahay para kunin o dalhin ng bata ang nag-iisang Shidon Flower. Sinubukan ng Super 5 Robot na talunin si Vulgari, ngunit sobrang lakas nito at talagang malaking galactic beast ito kumpara sa mga dating nakalaban nila. Kahit anong pilit ng 5 man na atakihin si Vulgari ay talagang bagsak ang 5 Robot. Habang bagsak na ang Super 5 Robot ay papunta na si Vulgari sa Magma Base para ito ay sirain. Nung malapit na ito sa Magma Base ay hindi sumuko si William. Gumawa ito ng paraan at ginising ang mga magkakapatid. At sa pagkakataon na to, dito na nila kinombine ang Magma Base at ang Super 5 Robot para mas lalo itong lumakas at baka sakali na matalo na si Vulgari. At ito ang naging Max Magma Robot. Ngunit kahit ang pinakamalakas na atake ng Max Magma Robot ay baliwala ito kay Vulgari. At dito na tuluyang natalo ang Max Magma Robot. At nasira ng tuluyan ang Magma Base. At sa pagkakataon na to, nasira na ang Magma Base, ay nakagawa pa ng paraan ang mga magulang na magkakapatid na makapag-communicate ito sa kanila. At dito nabanggit ni Dr. Hoshikawa na ang pwedeng makatalo kay Vulgari ay ang Shidon Flower. Dali-dali ang hinanap ng mga Five Man ang Shidon Flower na hawak ni Tatsuya. Ngunit sa pagkakataong ito ay nanganganib na ang buhay ni Tatsuya dahil inahabol ito ni Vulgari. Dahil hawak-hawak ng bata ang nag-iisang Shidon Flower. Noong aatakihin na ni Vulgari si Tatsuya, ay saktong dumating ang mga Five Man para iligtas ito. At dito na nakuha ng Five Man ang Shidon Flowers sa pamamagitan ni Five Yellow. Noong nakuha ng Five Man ang Shidon Flower ay bumalik ito sa nasirang Magma Base at nilabas nila muli ang Super 5 Robot na nasa loob nito. At pumasok ito sa loob ng bungangan ni Vulgari. Sa loob ng katawan ni Vulgari ay dito na nila nakita ang katawan ni Empress Meadow na isa na palang bangkay. Dito na bunyag na kaya namatay si Empress Meadow dahil tumanggi ito sa pag-ibig ni Vulgari. Sa pagkakataon na to ay ginamit ng kaluluwa ni Empress Meadow ang Shidon Flower para atakihin ang pinakapuso ni Vulgari sa loob mismo ng katawan nito. At dito na tuluyang nanghina si Vulgari at lumabas ang Five Man kasama ang Five Robot sa katawan ni Vulgari at dito na nila inatake ang pinakadibdib nito habang hawak ni Firebrand ang Shidon Flower. Nung pag-atake ng Five Man ay nasa loob pa ng katawan ni Vulgari, si Garowa at si Dongoros at kasabay na pagkasawi ng Super Galactic Beast na si Vulgari, dito na din kasabay na nasawi
si Garowa at si Dongoros. At dito na din po natapos ang Sentai series na 5-man. At ang huling eksena ay nagpapaalam ang magkakapatid sa kanilang mga estudyante dahil pupuntahan na nila ang kanilang mga magulang. So mga kabatang 90s at sa aking mga kainerasyon, sana po ay naisalaysay ko po ng maayos ang pinaka-plotline at ang ending ng 5-man. So my thoughts po sa Chikyu Sentai 5-man. So actually po, ayon po sa mga nabasa ko tungkol sa Sentai series na to, ito na po sana ang pinakahuling Sentai series na gagawin ng Toei. Dahil po sa medyo mababa ang rating at saka hindi rin po maganda yung toy sales. Kaya nga po, napansin ko po, nung habang pinapanood ko po ulit itong 5-man, nakita ko po yung paiba-iba ng flow ng series na to. Nagsimula yung 5-man sa mga episodes na talagang hard talaga. Medyo hardcore. Pero nung bandang kalagitnaan po ng series na to, medyo nag-iba sila ng konteksto. Medyo naging child-friendly sila. And then bandang huli, bumawi ulit. So para sa akin, at opinion ko lang, medyo hindi consistent yung flow ng episode ng 5-man. Nagsimula sa medyo dark, and then naging child-friendly, and then bumalik na naman sila sa medyo dark nung patapos na yung series. So yung masasabi ko dito, nung pinalabas to sa Pilipinas, medyo teenager na ako nito. Nasa high school na ata ako nito . And then, hindi ko siya masyado nasubaybayan, which is napapanood ko siya sa Channel 5, pero hindi ko siya naging paborito. And then, nung pinanood ko siya ulit ngayon, so nakita ko na okay naman. Pero para sa akin, maganda pa rin yung Flashman tsaka Liveman sa mga Sentai series para sa akin. Kasi hindi ko na napanood yung mga year 1992 pataas . Medyo hindi na ako familiar dyan. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung meron po kayong suggestion na pwede po nating gawan ng content, i-comment nyo lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye!